Hello guys, I'm back again. Gusto ko uling mag-share sa inyo patungkol naman sa pag-uusapan natin, patungkol naman sa ating mga four wheels na ating mga gulong. So sa tuwing tayo napapako o nawawala yung hangin, napaplatan, so alam naman natin guys, sa mga nakaka-experience na laging napapako yung gulong, napaplat, nawawala yung hangin, met maya, wala yung hangin, pagbalik mo, wala na yung hangin ng gulong mo, so pupunta ka sa vulcanizing. Tapos ang mangyayari naman, pagdating naman sa vulcanizing, ire-repair nila. Pag uwi mo naman sa bahay, ganun uli, o mga after 1 week, wala na namang hangin guys. So gusto ko lang share sa inyo, napakadali lang ditong video kong gagawin nito. Kasi ako, yun ang mga na-experience ko guys. Napakahirap talaga at gagastos ka na. Napakakapal pa ng gulong mo. Ire-repair nila, ibubulkanize nila o papatcha nila. Yung tinatawag nila, German patch. Tapos, siguro wala pang ilang linggo, wala na namang hangin. So parang lumalabas, nagagasusan ka lang, pabalik-balik ka sa mga vulcanizing, mamaya-maya wala na namang hangin, o ire-repair na naman nila, ibubulkanize. So nauubos yung oras natin. So guys, hindi ko na patatagalin ulit itong video na to. Kasi ngayon, sa tagal ko na rin gumagamit ng sasakyan, yung gulong ko, napako uli guys. Tapos ang nangyari, kwento ko lang ito na sandali. Minsan nagpaalay, hindi syempre may pako yung gulong ko na ngayon. Napako siya, may pako siya. Hindi ko siya tinatanggal guys. So, minsan, pumunta ako sa isang wheel alignment. Inangat yung sasakyan, nakita yung gulong ko may pako. Gusto nilang tanggalin. Alam mo guys, ang sabi ko sa kanila, huwag nyo lang tanggalin yun dahil matagal na yan, ganyan. So, hindi ko rin naman sila binibigyan na o sinisisi na ayaw kong paggawa, parang gano'n, para kumita rin sila. Iniisip ko kasi, guys, pag tinanggal niyon, ire-repair na naman. Parang pumapasok sa isip ko, kung hindi nakaset sa isip ko yung na may pako yung gulong ko o hindi ko alam, hindi ako aware, papagawa ko na siya. Kasi gumagawa sila na nagwi-wheel align sila at nagbubulkanize din sila guys. So kung hindi ko alam yun na may pako guys, papagawa ko na. So ganoon na naman ang mangyayari sa atin. May at maya mawawala naman ng hangin, hindi rin nila maibabalik yung dati talaga niyang na durable o yung talagang tatagal uli yung gulong mo. Kasi ang nangyayari guys, kung na sa nakakaalam na at lagi nang ma-experience ito, maintindihan nyo ako na ilang beses na tayong nagpapabulkanize hanggang bandang huli, papalitan mo rin yung gulong mo. Naubos na yung oras mo, nagasusan ka na, bandang huli naman papalitan mo rin yung gulong mo. So ganito na ang natutunan ko guys, i-share ko sa inyo. Ginawa ko na lang guys, chine-check pag walang nauubusan ng hangin o nagkukulang, napansin ko parang may butas na naman. Ang ginagawa ko guys, inoobserbahan ko na lang kung ilang araw o ilang linggo bago mawala ng hangin. Kung alam nyo may pako, kung alam nyo nang napako siya. Ang ginawa ko guys, hindi ko na yung gulong ko na yon, matagal na siya na nakatusok lang din yung pako sa gulong, hindi ko na tinanggal. Alam nyo guys, ang naging result, hindi na siya, kumbaga parang nakilala na nung gulong ko yung pako. Parang napudpud na lang siya doon, nag-stay siya doon na hindi na nababawasan ng hangin guys. Kasi ang iniisip ko, pagpaparepair ko na naman, yung German patch nila, mawawala yung pagka-German patch, o yung dinidikit nila, mawawala yung pagka-vulcanize, tas magka mawawala na naman ang hangin. Balik na naman ako doon sa paggawa ng sa vulcanizing. So guys, ang ginawa ko, turo ko sa inyo yung technique. Bas, once na napako kayo at hindi naman basta-basta nawawala yung hangin or lumilipas lang yung mga ilang linggo,
tsaka nawawala yung hangin, dagdagan nyo lang guys ng hangin, huwag nyo nang galawin yung pako. Lalo pa kung makapal yung gulong nyo guys. Kasi masasayang na naman yung budget nyo, ay masasayang na naman yung gastos nyo, at bandang huli, kakapagawa nyo sa vulcanizing, bibili lang din kayo ng bago. Ang advice ko guys, basta pag napako yung gulong nyo, guys, at makapal pa yung gulong, huwag nyo na munang galawin. Dagdagan nyo lang ng hangin. Tapos obserbahan nyo kung ilang araw siya nagkukulang ng hangin. Kung halimbawa, lumilipas lang ng mga 2 linggo, 3 linggo, pero hindi naman bawas na bawas ng hangin, dagdagan nyo lang ng hangin, guys. Darating ang panahon, mga ilang buwan, kakagamit nyo, hindi na mawawala kasi napupudpud lang yun eh. Kasi tandaan nyo guys, yung gulong natin, may mga ply yan. Tinatawag nila ply. Yung, parang may steel rin siya, parang alambre. So, minsan kailangan talaga ng gulong yun para tumibay. Kaso nga lang, pag, yung pagkapako na yun, kung hindi naman tinamaan yung pinaka-ply niya, so, hindi ganong maapektuhan yung gulong. So, guys, basta ang advice ko lang, ang i-share ko lang sa inyo, para iwas kayo gasos, iwas kayo sa abala, huwag nyo na lang tanggalin yung pako guys, dagdagan nyo na lang ng hangin. So, guys, yun lang muna ang masishare ko sa inyo. Alam ko makakamalaking tulong dun sa mga nakakaintindi sa ipinapaliwanag ko, sa mga nakaka-experience din. So guys, yun lang masishare ko sa inyo muna sa ngayon. Bye guys, and salamat sa inyo sa panonood muli. Bye bye.